Maliban sa reklamong plunder, nahaharap din sa kasong tax evasion ang dating AFP Comptroller General Jacinto Ligot at ang kanyang misis na si Erlinda. Inamin naman agad nila na hindi nag-file si Mrs. Ligot ng income tax returns sa loob ng 4 na taon. May report si Jam Cisante. Sa paghahain nila ng counter affidavit, sinabi ng mag-asawang hindi naghain ng income tax return si Ginang Erlinda Ligot mula 2001 hanggang 2004. Depensa nila, wala namang kinita si Mrs. Ligot ng mga taong iyon. As far as Mrs. Ligot is concerned, she did not file because she was not gaining income at that time. Ayon sa BIR, mahigit 100 million pesos ang kailangan bayarang buwis ni Ginang Ligot sa gobyerno. Pag sinama dito ang kakulangan daw ni General Ligot, aabot sa 428 million pesos ang kailangan bayarang buwis ng mag-asawa. Sabi ng BIR, hindi daw nagbayad ng buwis ang mag-asawa ng ilang taon, pero nakabili sila ng mga ari-arian sa Makati, California at iba pa tulad ng mga binanggit sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero giit ng kampo ng mga Ligot, kumpleto daw ang ibinayad na buwis ni General Ligot. As far as he could remember, wala kasi siyang records. He did file ITRs. And if I'm not mistaken, there's the AFP was the one responsible for that. I think there's this thing they called substituted filing in the AFP. Pinasa rin daw ng BIR ang reklamo nito sa mga imaginary bank deposits at sa mga ari-ariang nakapangalan naman daw sa ibang tao. Dagdag pa ng kampo ng mga Ligot, dapat daw naglabas muna ng formal assessment ang BIR bago nito dinala ang reklamo sa DOJ. Sa April 29, nakatakdang magbigay ng formal na sagot ang BIR sa DOJ. Hiwalay pa ang reklamong tax evasion na kinahaharap nila sa reklamong plunder na isinampa ni dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa laban kay General Ligot at sa iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng AFP. Sa bagong kasong kinahaharap ng kanyang mga kliyente, sagot ng abogado ng mga Ligot. We will just wait for the DOJ to provide us the copies of the complaint. Jam Cisante, GMA News.